na ibinibigay po natin sa ating kapwa. So mapagpalang Linggo po sa ating lahat. A blessed Sunday. Are you blessed? Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Yan, tanggalin ko na muna ang aking mask. Lahat naman po kayo ay nakamask at yon. Okay. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbulay at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa pag-umpisa pa lang po ng ating awitan, inihanda na po ng Panginoon ang ating puso, ang ating isipan. And alam ko po na tayo pong lahat ay nalulugod dahil patuloy po tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang hindi lamang magkarinigan sa online kung hindi magkaroon po tayo ng ganitong gawain na kung saan personal po natin na nababati at nakikita ang bawat isa sa atin. Kaya po malinaw po yung sinabi ng Biblia, no, na sinabi, huwag nating kakalimutan. Let us not forget meeting one another, for in doing so, we are strengthening one another. Malaking bagay po yun, ano po? Alam nyo po, sa ating pag-aaral ng mensahe, marami po mga itinuro din po sa akin ng Panginoon sa mga nakaraang dalawang linggo. And marami po mga ni-reveal, mga insight, ganun din po yung mga fresh revelation na kung saan nagbibigay ito ng katatagan at kalakasan sa bawat isa sa atin. So, without further ado, can I ask everyone to please stand up? Tayo po ay mag-aaral at ang aking mensahe ngayong oras na ito, pinamagatan kong sowing and reaping. So tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Tunay nga, O Lord God, na magmula nung kami ay iyong tinawag sa iyong kawan, Panginoon, ikaw ang nagpapalago sa bawat isa sa amin. Ang mga mensahe, ang mga salita na siyang itinanim mo sa aming puso sa pamamagitan din po ng mga tao na ginagamit mo na maging daluyan ng salita sa aming lahat. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay in-nurture mo at palalaguin mo upang ang aming buhay ay maging kasiyasiya at kami ay lumalakad na naaayon sa iyong kaluguran. Panginoon, inaayahan po namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, and let the cross of Jesus Christ be in the center of this church, and that only you, Jesus, be lifted up and be glorified in our midst. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo po'y makakaupo. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen! Dapat lagi tayong excited. Are we all excited to receive the Word of God? Amen! Alam nyo po, when it comes to sowing and reaping, meron po akong natatandaan na mga sermon na nasabi sa akin ng aking tatay, sa aming magkakapatid. Kami po ay limang lalaki. And ako po ay bunso. At lagi niya pong sinasabi sa amin na kapag ka nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Alam niyo, noong mga panahon po na yon, hindi ko siya binibigyan ng pagpapahalaga. It just pumapasok sa kaliwang tenga, lumalabas sa kanan. Kasi ito po yung kadalasan na binabanggit niya sa amin, lalong-lalo na pagka ginagather niya kami na magkakapatid para kami ay magkwentuhan. And along the way, merong mga patutsada or yung pagsisermon ang aming tatay at mga kadalasan niyang nababanggit ang mga katagang ito. But you know what? As time goes by, little did I know na yung palang mga mensahe na yon ay unti-unting pumapasok sa puso ko and nagkakaroon na pala ng pagtatanim. Pagtatanim ng salita na nung nag-umpisa na akong magbasa ng Bible, yung palang mga binabanggit ng tatay ko ay nakalagay din pala sa Bible. Pero hindi niya sinasabi kung anong verse, hindi niya sinasabi na ito ang sinasabi ng aklat, ng Biblia, wala pong ganun. Basta ang sinasabi niya, mga anak, lagi niyong tatandaan, kapag nagtanim kayo ng pagmamahal,
pagmamahal, aani kayo ng pagmamahal. Iisipin mo, puro kami lalaki, no? Tapos ganun ang sistema ng kwentuhan, parang ang corny, di ba? Pero hindi eh. Alam nyo po yung ganoong simpleng bagay na minsan or kadalasan nababanggit natin sa mga magulang natin, kasi ako, tatay din po ako at marami rin po akong paulit-ulit na sinasabi, lalong-lalo na when it comes to disciplining and when it comes to rebuking. Parang sirang plaka, no? Paulit-ulit. But you know what? The basic principle of sowing and reaping is found throughout the entire Bible. Talagang makikita po natin that God has ordained that we reap what we sow. Talagang aanihin natin ang mga itinatanim natin. Kung ang isang magsasaka ay nagtanim ng palay, then inaasahan niyang aanis siya ng ano, orange, ng paminta. Isipin nyo, no? Kung nagtanim ka ng palay at umani ka ng paminta, ay grabe po, windang po siguro ang mundo natin. Isipin mo, inaasahan mo na ang aanihin mo ay bigas, then all of a sudden, paminta. Subukan mong isaing ang paminta. Tignan ko lang kung hindi ka nagka-almoranas, katagalan. Are you following? God is the God of order. What you sow, you will reap. You know, this 2021 is a start of planting. This is a year of sowing. When you sow something, you will reap something. Amen? Alam niyo po, malinaw po ang sinabi ng Biblia when Apostle Paul mentioned in Galatians chapter 6. Ayan, next please. Ayaw gumana ng PowerPoint. Ay, ayun. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, then he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Alam niyo po, sinasabi ng Diyos na maging maingat po tayo sa lahat ng mga itinatanim po natin. And it is this principle that Paul deals with this message. Alam niyo po, when I started to contemplate and ask and seek God's wisdom about the message that I will be sharing with you for this time, for this day, grabe po yung in-instill niya sa heart ko. Sowing. Sowing. Keep on reminding me of sowing. Sowing. This is the year that we will sow. Anything that you are doing, alam niyo po, kaya po binibigyan po tayo ng ganitong wisdom, ganitong babala ng Panginoon. It is because God wants us to reap what we have sown that will last an everlasting life. Are you following? Ang sarap po, no? Kung ang isang bagay na itinanim mo at ito ay patuloy na lumalago, patuloy na nagpa-prosper as time goes by. Bilang magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay magtutulungan. In this whole context of Galatian, ipinapakita po starting from verse 1 hanggang verses 10, kung paano tayo bilang mananampalataya na nagtutulungan, hindi lamang sa ministry, kung hindi even in the facet of finances. You see, Galatians chapter 6 verse 2, sabi niya po rito, carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of Christ. Kung babasahin po ninyo yung preceding verse ng pinag-aaralan po natin in verse 2, yun ang sinabi niya, carry each other's burden. Tayo po yun na mananampalataya, tayo na mga anak ng Panginoon, we carry each other's burden. And also Apostle Paul looks on our material possession as seed. Tinuturuan po tayo ni Apostol Pablo na yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, anuman ang mga material na bagay nito, including finances, ito po ay sinasabi ng Panginoon or sinasabi ni Apostol Pablo na ito ay binhi, na itatanim natin at ito ay magbubunga.
And he sees two possible kinds of soil. Ano po yung una? Yung lupa na kung saan magtanim ka, ito ay sa flesh or carnal. Or you will sow in the spirit. Alam naman po natin, nakalagay po dito, that if you will sow to his flesh, will of the flesh reap corruption. It's not good. But he who sows to the spirit, will of the spirit reap everlasting life. When you gain material wealth, are you promoting the things of the flesh or the things of the spirit? Ano yung ginagawa mo sa mga ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon? Ito ba ay nagbibigay ng kaluguran sa sarili mo? Kapag ka meron ka mga bagay na material or yung mga bagay na ginagawa mo para maiangat ang sarili mo, then that is sowing in the flesh. Or you are sowing the things of the Spirit. My fellow brethren, mayroon dalawang bagay na pwede natin gawin in this message. Either you will sow in the flesh or you will sow in the Spirit. But once we have finished sowing, we cannot change the harvest. Take note of that. Once na inumpisahan mo na na magtanim ka, iintayin mo na lang kung ano ang resulta. That is why God wants us to be careful that we should not be deceived. That even God knows what is in our heart. Alam niyo po ba na ang pagtatanim hindi lamang pang pinansyal? Kaya nga po, ang disclaimer ko kanina, kapag nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Pag nagtanim ka ng galit, anong aanihin mo? Sama ng loob. Di ba? Ano yung mga bagay na ginagawa natin? In a relationship, in our family, in our work, in our businesses, in our ministry, lahat ng ginagawa natin is a matter of sowing. We are all sowers and we will all reap. Sower and reaper po tayo. Ang tanong na lang, ano ang itinatanim mo? Eh, huwag kang mag-i-expect na mga magagandang bagay kung ang ginagawa mo is more of the flesh. Alam niyo po, when we went to Lipa, meron po tayong isang kapatiran doon na nagmamay-ari ng property na tinirahan namin for 3 days dahil doon po namin inumpisahan gawin yung modules para sa ating Christian Intentional Discipleship Process. So, kung napanood po ninyo kagabi yung pong video, and inaanyayahan ko po ang lahat na mag-join po sa ating discipleship program dahil ito po ay sowing in the Spirit. Yes, it entails your time, your resources, or your talent. But you know what? That is the kind of sowing that will benefit all the people that surround you, and will definitely benefit those na magpapatuloy ng inumpisahan mo. Are you following? So ito po yung pagtatanim na talagang alam po natin, it will reap everlasting life. Alam niyo po, doon po sa pag-fellowship po namin, kasi binibisita din po kami once in a while nung may-ari ng property, yung pong kapatid natin nag-testify. Andun din po kasi talaga yung longing ng fellowship kasi, di ba, matagal po tayo for more than 9 months
na talagang pandemic, and up until now may mga churches pa po na hindi pa rin nagkakaroon ng physical service. And nandun yung longingness niya na may makausap siya, merong magpapalakasan. Then all of a sudden, meron siyang naikwento na talagang grabe po, na-catch yung attention ko. Ayun, sabi niya, alam niyo, Pastor, nung nakaraan, meron pong kapatiran po natin na tinulungan namin kasi magtatayo ng negosyo. So, nakita ko at natikman ko yung, nagdala nga siya ng sample eh, yung leche plan niya, talagang masarap. So, nag-start silang magnegosyo and for whatever happened, hindi nag-prosper yung business dahil nagkaroon sila ng problema nung kapartner. So, ibig sabihin nun, yung perang ipinahiram nung kapatiran po natin na ini-expect niya na mababayaran, nasunog. Eh, syempre, ito yung sitwasyon na kung ikaw ang nasa katatayuan ng taong nagpahiram, ano yung mga pwede mong gawin? And yung bagay na nag-catch ng attention ko, nung sinabi niya, alam niyo, Pastor, dumating din yung time na ilang araw din ako na naiinis at sumasama ang loob ko. Pero sabi ko, anong benefit ang magdudulot sa akin ito na puro na lang ngit-ngit ang gagawin ko? So, God gave me the wisdom and risky yung part na yon na hindi ko alam kung gagawin ko o hindi. Pero ang ipinagawa sa akin, kausapin yung tao one more time, pahihiramin ko ulit ng pera para makarecover. Talagang sabi ko, nung sinasabi niya na yon, napatingin na ako sa kanya kasi naggagawa kami ng module. So habang nagkikwento siya, paminsan-minsan, tinitignan ko yung ginagawa ko. Of course, nandun yung nakikinig ka. Aba, nung yun na yung kinikwento niya, tinigil ko yung ginagawa ko. Anong nangyari, sis? Alam niyo po, Pastor, tama po yung desisyon at sinunod ko yung pinapagawa sa akin. Naka-recover po yung tao, nabayaran niya po ako sa utang, ngayon po, prosperous po yung business niya. Wow, grabe. Parang ano, no? Solomonic wisdom. Natandaan niyo yung kung paano nakilala si Haring Solomon nung merong dalawang nanay na umaangkin sa baby? Di ba? Hindi ngayon alam kung sino ang totoong nanay. O, ang ginawa ni Solomon, o sige, para lang matapos ang usapan natin, tinawag niya yung sundalo niya, pengi ng espada. Hahatiin ko tong baby, tagkakalahati kayo. Alam nyo kung ano nangyari? Aba, nagmamakaawa yung isang nanay, "My Lord, huwag nyo pong papatayin. Ibigay nyo na lang po sa kanya." And then, ano sabi niya? Itong isang nanay na ito, huwad. Ito ang totoong nanay. Yung ipinamibigay yung kanyang anak dahil ayaw niyang mapahamak. Could you imagine that sowing and reaping? Na yung kapatid natin, nung nagpahiram siya ng pera, nagkaroon ng problema. But, hindi dun natapos. She started to invest again. She started to sow in spirit. Bakit? Aba, it entails a lot of guts. Yung taong pinahiram mo na hindi nakabayad, papahiramin mo ulit para lang makarecover. And you know what? That person na pinahiram niya, hindi niya na nakalimutan yon. Hindi niya na rin makakalimutan yon for the rest of her life. So these are the things that, you know, give us this kind of wisdom. Ano nga ba yung mga bagay na
ginagawa natin na masasabi po natin that we are sowing in the Spirit. Now, if you will sow in the flesh, ano kaya sa tingin nyo ang pwedeng gawin ng taong nagpahiram? Sa tingin ninyo? Let us imagine kung ikaw yung tao na nagpahiram and you will sow in the flesh. Aba, what are you going to do? Alam niyo po, honestly, mahirap ang gawin yun. But you know, there is a message in this testimony. Every person is a sower and a reaper. Kaya mo sabi po sa Galatians verses 9 to 10, and let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Brothers and sisters, my first key point is this. When you sow, sow in the Spirit. Ito, madalas ko po ito sinasabi, lalo na sa aking mga anak. Ito na yung mga litanya ko bilang tatay, bilang magulang. Kung gagawin mo na rin lang naman, gawin mo na ng tama at gawin mo na maging kaluguran sa Panginoon. Because if you will do something and you will just do it just because they say so, hindi maganda ang resulta. And most of the time, inuulit mo yung gagawin mo kasi hindi mo naabot yung standard ng taong nagpapagawa sa'yo. Pero grabe, no? Ilagay natin yan sa konteksto ng Panginoon at sa atin. Kaya kung titignan nyo po, ay napakagrabe ng habag at haba ng pasensya ng Panginoon. Bakit po? All have sinned and fall short of the glory of God. Walang makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi natin kaya kahit na anong good works ang gawin natin. Hindi yan enough. Hindi yan papasok sa standard ng Panginoon. Kaya, ang Panginoon, nag-invest din. Nagtanim din siya through His Son, Jesus Christ. And of course, once na nag-invest ang Panginoon sa buhay mo through Jesus Christ, alam nga naman wala siyang ine-expect sa'yo. Lahat po tayo ninanais ng Panginoon na magbunga. Kaya nga po, Hosea chapter 10 verse 12 says, I said, plant the good seeds of righteousness and you will harvest a crop of my love. Plow up the hard ground of your heart. Ay talaga nga naman, tibagin mo ang tigas ng puso mo, kapatid. Tibagin mo ang katigasan ng ulo ng bawat isa sa atin. Kasama po ako doon. Hindi po ako exempted dyan. Yung mga bagay na nag-hinder, yung mga bagay na pumipigil, yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, para hindi natin magawa at magampanan ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon, tibagin natin yan. Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord that He may come and shower righteousness upon you. Has righteousness rain upon you? Mga kapatid, ang righteousness o ang katuwiran ng isang Kristiyano ay nababalot sa pamamagitan ni Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para ang bawat isa sa atin ay mahugasan ng kanyang dumanak na dugo. Those who sow in tears shall reap in joy. Kung paano nagtanim ng buhay si Jesus para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, ganun din tayo
sa ginagawa natin para sa Diyos. Kaya po, mga kapatid, ito po ang encouragement sa atin nung binanggit po ni Apostle Paul in 1 Corinthians. Ang sabi niya po rito, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil saan? Sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautosan. Ngunit, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Listen to this, mga kapatid, pagod ka na ba sa ginagawa mo? Sa trabaho mo, sa negosyo, sa ministry, sa relationship, sa family, pagod ka na ba? Nandun ka na ba sa point na gusto mong sumuko? Kaya nga sabi ko, no? Imagine po yung difficulties na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. And ang illustration ko nga, could you imagine kung lahat ng nanay habang ipinapanganak ang kanilang anak ay tumigil sa pag-ire? Siguro ang liit na ng population ng mundo. Kasi wala nang maipapanganak eh. Yung difficulties, yung hirap. Pero ang sinasabi ng Panginoon, magpakatatag tayo. Yes! Meron tayong mga decisions na ginagawa. Maaari na nare-rip din natin yung mga wrong decisions na ginawa natin. Right? Nare-rip natin yan. Kaya nga, once na itinanim mo na yan, hindi mo na mababawi yan. Aantayin mo na lang ang pag-ani. At once na umani yan, at yan ay may bahid na kasalanan o yung itinanim mo ay pagtatanim sa karnal or flesh or pang sarili lamang, it will not last. Once na naitanim yan, aantayin mo na lang ang paglago. At once na nagbunga yan, if it is in the flesh, ano ang sinabi doon sa binasa natin, sa key verse natin? You will reap what? Corruption. Destruction awaits. Kaya nga sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, magpatuloy kayo. Yes, mahirap. Lalong-lalo na sa iba, nagtitake na ng mga finals ngayon. Mahirap. Yes. Pero alam niyo po, when you continue, you will reap that sowing na ibinigay ninyo at matatawag na professional sa kung ano man ang field na inyong pinili. I remember when my parents migrated 20 years ago sa probinsya. Oh, tapos na ang responsibility namin sa inyo. Meron na kayo kanya-kanyang buhay, may kanya-kanya na kayong pamilya. Ngayon, kami naman ay babalik na sa probinsya. But during that time, ang plan ng father ko is magtatanim siya ng Carabao Mango. Alam niyo yung kasama ko siya na bumili kami sa Bureau of Plants sa may bandang Manila. If I'm not mistaken, alam niyo po yung sa may Quirino Avenue, yung stretch na yon, nasa bandang doon yun, yung papuntang Rojas Boulevard. Tama ba, Brother Tox? Doon yun eh, di ba? Bumili kami ng yung puno, maliit lang, ng Carabao Mango. Alam mo yung andun yung excitement niya, tapos habang na umuwi na kami, naku, alam mo anak, in 5 years time, mag-i-start ng magbunga ito. Sa loob-loob ko, ang tagal naman nun, 5 years. Sipin mo, tapos pero yung excitement,
Nandun yung excitement niya. Eh ako, tagal naman nun, hindi ko maiintay. Parang sa akin, ang tagal nun, hindi ko maiintay yun. 5 years? But you know what? Lo and behold, nai-enjoy namin up until now yung bunga ng itinanim ng father ko 20 years ago. Kung hindi niya ginawa yun, wala. But you know what? Though, ganun katagal, merong reaping. Yung iba nga, hindi lang kami nakikinabang. Pati mga kapitbahay nakikinabang. Yun nga lang, hindi sila nagpapaalam. Yun lang. Kasi lalo na nung nalaman nila na yung father ko, medyo hindi na nakakakita. Aba, kanya-kanyang kuha. Pero alam niyo kung anong, alam niyo po yung grabe yung kailangan kong intindihin yung sinasabi ng father ko when he said, Tay, I think kailangan na natin kausapin ang barangay. Anak, kaya mo? Sa hirap ng buhay ngayon, ang mga tao, ninanais din nilang mag-survive. Even to the point na kukunin nila yon na walang paalam, for short, ninanakaw, dyan mo makikita, anak, kapag ka hindi ka nagtanim, wala kang ouch! Tagos! Sapul ako! ang intention ko na ma-apprehend or ma-address yung ginagawa nila. Pero not knowing na sermonan na naman ako ng wala. Pinawisan na naman. Sabi ko, oh my God. Tama nga naman yung tatay ko. Doon mo ngayon makikita. At sinasabi rin sa atin, ano ang itinatanim mo, kapatid? Meron ka bang itinatanim? Isang question yan. Kasi isa yan sa mga tinuro sa akin ng tatay ko. No? Sabi niya, alam mo anak, dyan mo makikita. Kapag wala kang itinanim, wala kang aanihin. You know, praise be to God. Because that is a life lesson to me. Na hindi tayo pwedeng mag-antay na lamang ng grasya ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag pakainin ang taong tamad. At even Apostle Paul, in this context, in Galatians chapter 6, our key verse, alam niyo po kung anong konteksto nito? Those who are sowing, those who are teaching the word, huwag niyong papabayaan. Pero alam niyo, si Apostle Paul, hindi niya binurden ang mga kapatiran because you know what? Ano yung ginagawa niya? Anong ginagawa ni Apostle Paul? Tent making. Ipinapakita niya rin na kahit ako, magtatanim ako. Kasi meron akong aanihin pagka dumating yung time na magkawalaan. Are you following? And you know what? Ano man yung bagay na ginagawa mo, merong pag-aani yan. That is the principle of cause and effect. Diyan mo makikita ngayon kung gaano kasolid ang rules, ang law, ang principle ng Biblia. But you know what? There is a warning. Ano yung unang kataga na sinabi ni Paul sa verse 7? Ano yung sinabi niya? Do not be deceived. At ang kasunod, God is not mocked. Hindi mo talaga maiisahan, hindi mo maluloko ang Panginoon. Alam niya, mga kapatid, ang nilalaman ng puso mo. Alam niya kung ano ang motibo mo sa iyong ginagawang pagtatanim. Ilang beses na ba tayo nalinlang ng demonyo? Ilang beses na ba? Maraming beses na. And you know what? Up until now, nanlilinlang pa rin siya. Nang di-deceive pa rin siya. Kaya nga malinaw ang instruction. Do not be deceived.
We must know, alamin mo ano yung katotohanan, ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa promises niya, ano ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa kung ano ang dapat natin gawin. It is all here. All you need to do is know and learn and apply. Malino naman ang golden rule ng Diyos. Anong siya mong itinanim, siya mong aanihin. And this is irrefutable. Hindi mo pwede itong sabihin, eh Lord, in every rules, there is an exemption. O sige, di subukan mo. Kaya nga law, kapag ka batas yan, hindi mo pwedeng isawalang bahala yan. Like for instance, do you believe in the law of gravity? Meron bang hindi naniniwala dito? Kung merong dito na hindi naniniwala, then you go to third floor of this building and subukan mong lumabas sa bintana. Tignan ko lang kung hindi ka bababa. And by the time na humakbang ka, in a split second, maniniwala ka na merong law of gravity. Are you following? Yung typical na, pag ganun mo, aba, naniniwala ka, pabagsak nga ako, bakit may humihila sa akin pababa? That is a law. That is irrefutable. Hindi mo talaga. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay dapat mag-ingat. Dahil ang Panginoon, hindi natin siya malilinlang. Hindi natin maitatago kung ano ang totoong kondisyon ng puso mo. If a person sought to please his sinful nature, that is, if he spends his money to indulge in the flesh, he will reap a harvest that will fade into nothing less. Wala na. Mapupunta sa walang kwenta ang mga bagay na itinatanim mo in the flesh. On the other hand, if you use your funds to support the Lord's work or so to please the Spirit and promote His own, or you promote your own spiritual growth, yung ba typical na, bibili ka ng libro, bibilin mo ang Bible, aattend ka ng mga seminar, katulad ng ginagawa natin, meron tayong Christian Intentional Discipleship Program or process, kailangan mong attendan yan. Bakit? Kasi nagtatanim ka ng bagay na aanihin mo in due time. Na ikaw mismo ang magbe-benefit at ang mga taong masisharean mo or mga taong makikinabang sa mga natutunan mo ay magbe-benefit. And the good thing about it is that this is a process. That means to say, pag natapos mo na yung training, ikaw naman ngayon ang magte-train ng iba. At kapag ka na-train mo na yung iba, yung na-train mo, magte-train naman ng iba. So could you imagine kung hindi tumigil ang process na yon? And take note, kung tumigil ang process na yan, di wala sana tayo dito ngayon. Wala sanang Kristiyano. Wala sanang naniniwala kay Hesus Kristo. Bakit? Eh, inumpisahan ni Jesus Christ sa 12 disciples. How many years now? 2,000 years ago. And we are enjoying the benefit. Sipin po ninyo, no? Ang buhay kapag walang pag-asa, maraming tao ang nagpapakamatay dahil sa kanila kapag ka nawalan ka ng pag-asa, they commit suicide. And you know what? Majority ng mga first world country, yung mga matatagumpay, yung mga mayayaman na bansa, yung mga tao na hindi nila nararanasan maaari yung hirap kasi sa kanila napakadali ng mga bagay-bagay, pagka nawalan sila ng pag-asa, they commit suicide. Merong tumatalon sa building, merong nagpapakamatay, nagbibigti, naglalason. Sowing and reaping. And secondly, when you sow, patiently wait for reaping. Talagang kailangan mong antayin. Alam nyo,
in the continuation ng testimony ng ating kapatid na pinuntahan namin sa Lipa, maraming nakot yung attention ko eh. Ano yung sabi niya? Alam niyo, Pastor, hindi naman po namin talaga narating itong part na ito kung tumigil kami. Anong ibig mo sabihin, sis? Kasi po, 30 times kaming nag-try ng iba-ibang negosyo, lahat po hindi nag-materialize. What? 30 beses, 30 different businesses. They tried, but they failed. But you know what? They never stopped sowing. Sipin po ninyo yun. And because of that, then came the time of reaping. Nung 53 years old na yung kapatid nating ito, nag-start siya magtayo ng butika. Tinulungan siya ng kapatid niya na pharmacist. Alam niyo po yung difficulty nung sinishare niya yon, nararamdaman ko na siguro maintindihan mo to, Doc, ano? Pag merong bibili ng isang gamot, lalo na pagka scientific name yung babanggitin, o kaya isang gamot na hindi ka naman familiar, hindi naman siya basta biogesic, or kung ano man, niusip, paracetamol, hindi ito ganun kasimple. May mga gamot na, aba, sabi ko sa'yo, yung pagkakakwento niyo, Pastor, ilang araw, ilang gabi, umiiyak ako, humihingi ako ng wisdom kay Lord, pati yung memory ko, patalasin niya, kasi kailangan matandaan ko lahat ng gamot. Could you imagine those difficulties na naiisip ko? Sabi ko, nga, no? Paano nga naman pag may bumili? Tsaka isa pa, syempre, isasalansan mo yung mga gamot, di ba? Paano mo ngayon matatandaan na doon nakalagay yun? Alam niyo yung difficulties na yun? Pero alam niyo po, because of that sowing, now they are enjoy the reaping. Ngayon, mayroon na silang tatlong butika. And nung pinapunta kami doon, eh talagang hindi rin kami pinabayaan, hindi rin kami siningil doon sa tinirhan namin. Meron pa siyang tao na inutusan na magsuserve sa mga pangangailangan namin para ang focus lang daw namin is mag-aral, mag-brainstorming at makalimbag ng materials. Wow. And then nung inimbitahan na kami sa kanila, pauwi na, aba, doon ko nakita, ang dami palang building, ang daming lupa. Hindi ko po binabrag or ipinagyayabang itong tao. But you know, yung pinagdaanan po niya, yun po yung mga pinipick up ko po na lesson na ano na yung sitwasyon natin ngayon to the point na parang gusto na nating gumibap. Ang hirap eh. Alam niyo yun, yung parang lampas ulo na yung challenges na nararanasan natin. Lampas ulo na yung mga difficulties na pinagdadaanan natin. Could you imagine? That was just 4 years ago when our brethren started the business of pharmacy. But her eagerness to learn, hindi siya nawalan ng loob kahit ilang araw at gabing umiiyak yung tao. Ngayon, they are enjoying even yung mga anak po nila. The good thing about it is that nakita ko po yung humility nila. And all the more, mas lalo silang naging eager na tumulong sa kapwa. That is why, listen to this, when God increased your standard of living, take note of this, if you will sow in the flesh, pag magtatanim ka sa karnal mong pangangatawan or sa personal mo lang pangangailangan, you will also increase your standard of spending. Bakit? Kapag in-increase na ng Panginoon ang buhay mo, umangat na ang buhay mo, and then kung ang focus mo flesh, then everything will become materials. Material. Materialism. Tataas talaga ang standard of spending mo. But you know what? When you sow in the Spirit, if God increase your standard of living, then increase your standard of giving. Kaya nga po, have you ever experienced from the time you started shelling out money or whatever you have,
Kasi hindi mo naman pwedeng ibigay ang isang bagay na hindi sa'yo or hindi mo pagmamayari or yung mga bagay na wala sa'yo. Are you following? Kasi ang laging hinahanap sa atin ng Panginoon ay yung ano? Kung ano yung ano? Meron tayo. Amen? O so, sabihin mo sa akin kapatid, have you ever experienced when you started helping others, nagkulang ka? Na all the while, akala mo, pag nagbigay ka, nawalan ka? Have you ever experienced that? You see, money sown to the flesh will bring a harvest of corruption. Malinaw po yung sinabi niya, that money is gone and can never be reclaimed. Money sown to the spirit, such as sharing with those who teach the word, will produce life. And in that harvest will be seeds that can be planted again for another harvest. It will be continuous. Hindi ito titigil. You know, if every believer only look on his material wealth as seed and planted it properly, there would not be lack in the word of the Lord. Walang magkukulang. Katulad nung Book of Acts, na lahat ng mga tao nagkaroon dahil lahat ng mga bagay na meron sila nagtulong-tulong ang mga kapatiran para ma-meet ang needs ng bawat isa. Sad to say, much seed is wasted on carnal things and can never bring glory to God. Of course, there is a much wider application of the principle to our lives because all that we do is either an investment in the flesh or the spirit. We shall reap whatever we have sown and we shall reap in proportion as we have sown. Kaya po malinaw po ang sinabi po sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Alam niyo po, it is also a form of judgment. Ito pong context na ito. Kapag ikaw ay nag-judge, you will be judged. Kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Kapag nagtanim ka ng kasinungalingan, aani ka ng pain. Aani ka ng corruption, aani ka ng destruction. Anything. Paulit-ulit ko sasabihin to, anuman ang bagay na ginagawa mo na pagtatanim, yan din ang gagamitin ng Panginoon pabalik sa'yo. For with the measure you use, it will be what? It will be what? Measured back to you. Kaya alam nyo po, in a relationship, malaking factor po ang trust. Because only that trust binds relationship. In our spending, in our giving, and even in our work, if you are not giving your best sa kung ano ang ibinabayad sa iyo ng employer, then there will be reaping. Kaya nga po sabi ko sa inyo, have you ever experienced every time you spend your resources, your time, your talent, nagkulang ka? I couldn't imagine kung si Brother Joel noon na reggae ang style ng paggigitara niya at hindi siya nag-spend ng time mag-aral kung ano ang tamang tugtugan. Aba, di reggae ang style ng tugtugan natin ngayon. And yun lang, nakakatuwa. Nakita ko ngayon, because of the need na kinulang tayo ng ating mga band team. Diba, nakita ko si Brother Joey. Sinubukan ng humawak ng bass. Kaya ano yung bro, let us just continue. Ipagpatuloy natin ang inumpisahang gawain ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga ministry, we meet the needs. Meeting needs.
Katulad po ng parable of the talent. Di ba? Natandaan ninyo? Yung parable of the talent. Yung isa binigyan ng 5 talents. Yung isa binigyan ng 2 talents. Yung isa binigyan ng 1 talent. Yung 5, according to their what? Capability. Tama? Na hindi porkit yung isa binigyan ng 5, yung isa 2 lang, lugi naman yung 2. Bakit siya 5, ako 2 lang? Eh, sabi nga sa scripture, according to your capability. Kasi oras na ibinigay sa iyo ang 5 at 2 lang ang kaya mong hawakan, anong mangyayari sa 3? Papabayaan mo yan. Pero alam nyo kung ano ang resulta doon sa binigyan ng 5 na naging 10 at yung 2 na naging 4, ano ang sinabi ng master? Well done, my good and faithful servant. You have trusted with little things. Now, I will give you bigger things. Come with me and let us rejoice. Parehas lang ang sinabi. The same apprehension na ibinigay ng master doon sa 5 at doon sa 2. Bakit? Kasi napagkatiwalaan sila sa maliit na bagay na ibinigay sa kanila. Does that mean to say, hindi sila nagtrabaho? Trinabaho nila yun. Kaya don't get me wrong. Na ang itatanim mo lang is all in the ministry. Hindi. Kailangan nating mabuhay. Kailangan nating bumili ng bigas, ng ulam, ng pagkain. Kailangan natin mag-work. Kailangan nating kumita. Anything na legal, na maaayos, at masasabi natin na pinaghirapan ko ito, then why not? Are you following? Because there is sowing. Meron kang itinanim. Now, if 2021, wala kang gagawin ngayon, don't expect na meron kang aanihin pagdating ng 2022. Ang gusto natin, most of the time, is yung tinatawag na quick result. Yung bang typical na kapag ka meron kang gagawin, ngayon na. Pero malinaw po. Patience is necessary. Kapag ka nagtanim ka, huwag mong expect agad. Ang tagal naman, Lord. 5 years bago magbunga. Hindi ko na maantay yun, Lord. O ngayon, 20 years na, nai-enjoy pa namin yung bunga ng puno. And natutuwa nga ako sa Brother Talks. Sabi ko, nung pumunta ako sa araw, bro, tinanggal mo na lahat ng halaman mo dito. Ha? Ano yung mga tinanim mo? Ano yan, Pastor? May kamatis, may okra, may tal... Sabi ko, wow. So kapag ka merong itinanim na ganun, merong bang ini-expect? Ang mahal po ng gulay ngayon. Bumili po ako ng sili. Kasi magsisigang ako. 1 piraso lang. Talo-talo. 7 pesos. Sabi ko, binitawan ko, hindi na ho ako magsisili. So parang, sabi ko, samantalang sa amin, sa probinsya, hinihingi ko lang to. Dito, 7 pesos na. Grabe. Pero the point is, wala akong tinanim eh. Are you following? Kahit ako, maaaring nagsasuffer sa ganoon. But of course, there are other ways. Kung hindi ka naman maayos or hindi ka marunong, then do other things that you know that will give you the capacity to buy the things that you need. Kaya nga, patience is necessary. And one cannot reap immediately where one has sown. Imagine kung quick result din ang ginawa ng Diyos sa ating lahat, baka lahat tayo wala na dito sa mundo nung nagkasala ang tao. God did not sow or invest and gave His Son Jesus Christ for nothing in return. Kaya nga po sabi niya sa John 15, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Mga kapatid, ang mga trials in life natin is pruning. Hindi man ito madali, hindi man ito masarap, lahat tayo dumadaan sa pruning. Dahil gustong-gusto talaga ng Panginoon na
even more na tayong lahat ay magbunga. Mas magbunga pa tayo ng mas marami. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So God wants us to have a fruitful harvest that lasts forever. That is why God is so patient to you and me. Kung patient lang din naman ang pag-uusapan, grabe po. Even up to this point, mga kapatid, yung mga bagay na ginagawa mo, are you sowing in the flesh or in the spirit? Do you think nagagampanan mo ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos sa buhay mo? If not, then you have to do something about it. Alam niyo po, maganda po yung parable ng Panginoon patungkol sa fig tree. Ang sabi niya po rito sa Luke 13, a man had a fig tree planted in his vineyard and he went to look for fruit on it but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, for 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil? Putulin na raw ito. Kaysa kung ginagamit niya yung lupa na wala namang napapakinabangan. Pero sabi sa verse 8, sir, the man replied, leave it alone for one more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. Alam niyo po, God is the God of second chances. God is the God of second chances. Hindi siya magsasawa na patuloy tayong ibalik sa kanyang kawan. This is a message of repentance. Jesus point this message in this parable that if fruit does not show in one's life, judgment will come. A fig tree requires 3 years to bear fruit, but since this one did not produce, the owner said, cut it down. Here, Jesus took the thought one step further and noted that fruit must be present. Are you following? Tayo po na mananampalataya, kailangan talaga na meron tayong bunga. Dahil merong itinanim sa atin. At yung tanim na yun, ang salita ng buhay, yan ang magkukultivate. Yan ang lalago. Ang Panginoon ang magbibigay ng pagpapalago. If you allow God to work in your life, a visible change must be seen in the life of one who claims to trust Jesus Christ. Imposible na hindi mabago ang isang tao na tunay na kumikilala at tumanggap kay Jesus Kristo. If there is no visible change, that person, then katulad siya ng fig tree, lifeless. And I will close with this. Maganda po yung sinabi ni Zig Ziglar. Sabi niya po rito, life is an echo. What you send out comes back. What you sow, you reap. What you give, you get. What you see in others exists in you. So this is a message that God wants us to know. This is the time na kung saan ang bawat isa sa atin patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para mag-reflect sa kung ano yung mga bagay na itinatanim natin habang tayo ay nabubuhay. So can I ask the workers to please distribute the elements as we will be having our Holy Communion.
Can I ask everyone to please stand up? Sige po, buksan nyo na po yung takip ng inyong juice. Para po hindi po kayo mahirapan mamaya. Meron na po bang lahat ng elements? As we come to this communion, which God commanded us to do in remembrance of Him, ito rin po ay pag-anyaya sa ating lahat sa paghingi po natin ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Ito rin yung pagkakataon na kung saan nangungusap ang Panginoon sa puso mo, kapatid. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, this is the time, this is an invitation. Bago po natin gawin ang communion na ito, open your heart and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. So right now, I will pray. At ang panalangin na ito, tanggapin mong personal mong panalangin na nanggagaling sa iyong puso. Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Ama. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang Panginoon ay nag-invest sa buhay mo, kapatid. He gave His only begotten Son, died on the cross, and He was raised from the dead after 3 days. At ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. As the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. So ngayon po, tayo po ay mananalangin. Sundin niyo po ang panalangin na ito na nanggagaling sa iyong puso. At akuin mo ito na personal mong panalangin. Ama naming makapangyarihan, ako po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos na buhay at tagapagligtas. Maraming salamat, Ama, sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Salamat, Jesus, na matay ka para sa akin at ang iyong dugo ang siyang naguhugas ng lahat ng aking mga kasalanan. Banal na Espiritu, manahan ka sa aking buhay. Turuan mo ko at gabayan mo ko sa landas ng katuwiran. At ako'y nananampalataya na isusulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And when He had given thanks, the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is My body, which is for you. Do this in remembrance of Me." You may now eat the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying,
This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil kahit kailan hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Lord, as you have given us this message, starting this year, we will sow in the Spirit. We will sow all the things that we are doing for the glory of your Son, Jesus Christ. And we know, Lord God, kung hindi man po namin makita kaagad ang resulta, but we will be patiently waiting for the time of reaping. And that, Lord, you even promise, O Lord God, that you are the one who will provide for all our needs. Lord, we are claiming this 2021 be a season of increase in our life. For you are the one who make things increase in our life. You are the God of increase. You are the God of growth. Lord, sa lahat ng facets ng buhay po namin, we will do the right thing. We will sow righteousness that we will reap your love. That, Lord, we will do good things to glorify your Son, Jesus Christ. And that help us, O Lord God, na hindi po kami manin lang ng kalaban. At ganun din po, Panginoon, wala po kaming maitatago sa inyo. Alam niyo po, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso. Kaya, Lord, sa paglapit po namin sa iyo, kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng gabay. In every step of the way, lahat po ng mga plinaplano po namin for 2021, lahat po ng mga bagay na ninanais namin gawin, Lord, dalangin po namin na ikaw ang magdidirect ng aming mga path. Ikaw, O Lord God, ang magbibigay sa amin ng wisdom. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng guidance sa kung ano ang dapat namin gawin. Hindi po kami titigil, O Lord God. We will plant seed. We will plant, O Lord God, your word to other people that surrounds us. We will equip ourselves, O Lord God, upang kami ay maging handa rin, O Lord God, para magamit mo kami na may katatagan at hindi malilin lang sa mga gawa ng kaaway. Maraming salamat po, Panginoon. And that, O Lord, we even declare, O Lord God, that we are the heads and not the tail. Lord, ang mga gawa ng aming mga kamay, pagpalain mo. Ano man po, Panginoon, ang mga itatanim namin ngayong taong ito, negosyo man ito, trabaho man ito, relationship man ito, family man ito, O Lord God, dalangin po namin, Panginoon, na maging kaluguran ito sa iyong paningin. At Lord, kung may mga pagkakataon po, Lord, yung mga bagay na nagawa namin na hindi nagbigay ng kaaya-aya sa iyong paningin, ayusin mo kami dito sa aspetong ito, Panginoon. Alam ko po, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay merong kang pag-aayos na ginagawa. Yeah, Lord, dalangin po namin ano man yung mga pagkakamaling ito, even if the devil meant it for evil, Lord, you are doing and you are working in our lives that will glorify the name of your Son, Jesus Christ.
Kaya Panginoon, maraming maraming salamat. Dahil magmula ngayon, O Lord God, hindi kami titigil sa pagtatanim. Mga bagay na para lamang sa kailuluwalhati ng iyong pangalan. And that Lord, sabi mo rin Panginoon that we are claiming right now na pagyayamanin mo kami sa lahat ng aming ginagawa na maging higit ito sa aming pangangailangan dahil ang sabi mo Panginoon, gagamitin mo ang iyong mga anak upang maging daluyan ng pagpapala sa mga tao. At ang mga taong makakatanggap ng pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus ay magsasabi, salamat sa Diyos. Kaya Panginoon, nandirito po ang iyong mga anak. Kami po ay lumalapit at nagpapagabay. Lord, kung may mga bagay na ginagawa na kami sa aming trabaho, mas lalo mo, O Lord God, na patatagin, bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan upang magampanan namin ang aming trabaho na maibigay namin ang aming best. Sa mga negosyo, Lord God, na itatayo namin for 2021, itinataas din po namin ito sa iyo. Kung may mga bagay po, O Lord God, na negosyo na itinayo kami na hindi man po naging prosperous, O Lord God, but Lord, hindi po kami titigil. Magpapatuloy po kami, Panginoon. Katulad po, Panginoon, ang ginawa ninyo sa aming kapatid, for 30 times, they tried, but they failed, but they did not give up. Ganon din po, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pagpapala financially, O Lord God, upang ang mga finances na ito ay magamit namin for the furtherance of your kingdom. Thank you so much, O Lord God, for your love and for your faithfulness. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay makakaupo as we prepare our tithes and love offering to the Lord. Nagbibigay ng lakas, O God. Salamat po sa iyong salita. Tunay na po, panghahawakan lang namin ang mga pangako mo, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa buhay ni Pastor Joby, na nahihayag iyong salita, O God. Salamat po. Ano ang mangyari, O God, sa mga buhay po namin? Wala po kaming pupuntahan kung kailan po ang aming malalapitan sa lahat, O God. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Kayo po ang Diyos nagbibigay lakas sa bawat sa amin, Lord God. Ano ang mangyari sa pandemya ng ito, Lord God? Lord, in Jesus' name,
kami po ay lalo lalapit sa iyo, magtitiwala at maniniwala sa iyong salita, Lord God. Salamat po. Sabi po nga po sa Proverbs 3:10, sa gayon naman ang kamalig mo, lagi na lang aapaw, sisitlaban inumin, di ka matutuyuan. Kaya Lord, salamat po, Ma. Tunay na po, kayo ang Diyos namin na nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng pagpapala. Ganun din po mga pagpapalang to, Lord God, na binibigay mo sa bawat sa amin, Lord God. Sa'yo namin binabalik ito, Lord God. Kayo po ang Diyos na napakabuti. Purihin ka sa umagang to. Sa'yo namin binabalik papuri. Pasalamat, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po tayo po ay manatiling nakatayo as we close. Hallelujah. Praise be to God. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinarating niyo po sa amin ngayong araw na ito. Thank you so much for your love, O Father. Thank you so much, Jesus, for your grace and mercy to us. Tunay nga, Panginoon, na inihahanda mo ang bawat isa sa atin, amin, sa mga paparating na mga responsibility. I know, O Lord God, that this is the season of sowing. We will sow, O Lord God, and that, Lord, you are the one who makes it grow. Thank you so much, Holy Spirit. Continue to be with us always. Thank you so much for the wonderful fellowship. And thank you so much, O Lord God, for your love and for your faithfulness. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. A blessed Sunday to everyone. God bless you.